welcome back to my channel. This is Colleen. Guys, kindly reminder lang, magtataka kayo siguro kung bakit ako nag-video for today. Kasi nga ho, na-alarma lang ho regarding sa isang kababayan natin. Hindi ko sana sasabihin, pero involved kasi mga OFW, especially yung mga mahilig sumakay na mga Uber, yung mga taxi, di ba? Hindi ko naman sinasabing Uber to, ha? Hindi siya. Hindi yun ang company na sinakyan ng ating kababayan. So, na-alarma lang ako kasi, alam nyo naman guys, every other day, nandun ako sa ibang branch. So, pagpunta ko nga kaninang umaga doon, merong tatlong Pilipina na nakipag-usap sa akin. So, kala ko naman kung ano-ano lang yung mga bagay na yun, no? First timer sila guys. Siguro mga 4 to 6 months pa lang sila dito sa Saudi Arabia, dito sa Riyadh. Ang trabaho nila housekeeping. Pero sa ibang company ha, sa ibang company ito guys. So babala lang ito sa mga mahilig sumakay na mga taxi or limousine. Tawag nila dito limousine eh, pag taxi. Ingat lang tayo guys. Kasi isang kababayan natin, hindi ko napapangalanan, humingi ng tulong kasi nga to make it short guys, ganito para hindi na paligoy-ligoy, na-rape siya ng tatlong Pakistani dito sa Riyadh. So sabi niya sa akin, kagabi nangyari yon. Today is Saturday, yesterday is Friday, ng alas 9 ng gabi. Yung pagkakataong iyon, nag-iisa lang siya. Sabi ko sa kanya, bakit ka sumakay ng taxi mag-isa? Sabi niya, hindi kasi nagmamadali yata siya o ewan ko kung saan galing o somewhat. E di sumakay daw siya ng taxi, mag-isa lang siya. Tapos, after few minutes, may narinig na lang yata siya na bumukas yung magkabilang, umistop yung taxi eh. Tapos bumukas yung magkabilang pinto. Napagitan siya nung dalawang Pakistani. So, isa yung Pakistani driver at saka yung dalawang pumasok. So, ginawa sa kanya, sorry to say, ay napagsamantalahan yung ating kababayan. Wala siyang magawa kasi naipit siya, tatlong Pakistani ang gumalaw sa kanya. So, anong nangyari, pumunta nga siya sa amin kaninang umaga para magpa-medical legal. Eh, ang medical legal namin dito, hindi sa lugar namin. So, nag-refer yung pinaka-in-charge namin dito sa hospital, nag-refer sa ibang lugar na forensic, parang ganun siya, medical legal na sa ibang hospital, hindi doon sa amin. So, sabi niya sa akin, hindi ba ako mag-check up? Sabi niya, na-check up, sabi ko, kanina sa kanila, yung mga OB namin nila, ayaw nila tanggapin. Kasi alam niyo guys, pag ganyan mga bagay, pagka may mga involved na mga, alam mo yung kapulisan, hanggat maaari, ayaw nila makisaw-saw sa mga ganyang bagay. Kaya, inirefer sa iba. Eh, naawa naman ako kay kabayan. Sabi ko kay kabayan, talagang ganyan ang policy namin eh. Wala tayong magagawa. Ang pinaka the best mong gawin, pumunta ka sa polo. Pagkatapos ang pupunta ka, magpa-check up ka, kasi meron talagang naka-designated na place na para tignan siya sa mga ganyang bagay eh. Hindi nakikialam kasi yung ano namin, yung hospital namin sa mga ganyang bagay, hindi nakikialam yan. Ayaw nilang makisaw-saw sa mga gulo. So, to make it short, sabi ko sa kanya, pumunta ka na lang muna doon sa nirefer sa yung lugar para magpa-check, magpatingin. At the same time, meron na naman siyang police clearance eh. Nagpa-pulis na siya kagabi pa. So, meron siyang police clearance. Eh, syempre, yung mga ganung bagay, kailangan mo ipakonsulta agad-agad, di ba? Kasi nga, syempre, lugi tayo. Kailangan natin pumunta sa embassy o sa polo para malbigyan ng aksyon. Sabi ko nga sa kanya, may mga kilala ka bang vlogger na tumutulong sa mga ganyan? Wala daw silang kakilala. Excuse me. Re-refer ko sana si K1TV. Wala naman. Hello, K1TV. Wala naman siya dito. Nasa UK na siya. Tapos si Kuya
Diretso ba yan? Sorry, nanimutan ko. Meron pang isa eh, na malakas ang loob sa mga ganyang bagay eh. So, yun lang guys. At gusto ko lang kayo bigyan ng babala. Lalong-lalo na sa mga kasamahan ko dito, anong hilig-hilig mag-taxi. Ingat lang guys. Konting babala lang. Ingat lang. If ever na magta-taxi kayo, dapat aware kayo sa mga gilid-gilid. Ha? Aware kayo kung anong gagawin ninyo if ever na may mangyaring ganyan. If I were you guys, pagkasakay mo ng taxi, picturean mo yung driver, picturean mo yung plate number, tapos pag nagtanong yung driver, bakit mo pinipicturean, in case na may mangyari sa akin, isi-send ko na to sa mga kasamahan ko. Doon pa lang matatakot na sila. Yun siguro the best. Kasi yung babae, first timer, hindi niya alam yung mga pasikot-sikot sa mga ganyan eh. Binaba na lang daw siya sa isang lugar. Maguling kwento ni ate kasi nga ano eh, nanininervyos eh, tsaka mahina yung katawan niya. Tapos yun, ang sabi na nga, umalis na sila at magpupunta nga doon sa nirefer na agency para magpa-check up siya, ipatingin lahat-lahat. Kaya ayun, kaya dali-dali na ako nag sa inyo ng mga kasamahan ko na mga OFW dito kasi nga dati kasi hindi naman open yung pagta-taxi, 'di ba? Ngayon open na open na kahit na sino pwede na mag-taxi. Kaya konting pag-iingat lang guys. Konting-konting pag-iingat lang at dapat maging aware tayo sa kapaligiran natin kung anong dapat nating gawin in case na may mangyaring ganyan sa atin. Huwag naman sana, 'di ba? At nakakaawa si Kabayan, napakabata pa niya. Guys, taga Pangasinan siya. At medyo malayo sa bahay ng ex ko. Medyo malayo-layo. Pero taga Pangasinan siya. Yun lang guys. At ingat-ingat lang tayo. Yun lang ang pinaalala ko sa inyo. Kasi nga, di ba sabi ko nga sa inyo, palagi na lang kung lumalabas. Ako naman walang problema guys. Kasi may sarili akong driver. Papunta doon sa branch namin na chichet ko. Kahit saan ako pumunta, meron akong driver na kasama. Talagang driver namin. Kaya okay lang. Pero yung iba na sinasabi ko nga, yung mga baguhan, lalo-lalo yung mga baguhan, pag magta-taxi po tayo, kailangan po natin palaging may kasama. If ever na wala tayong kasama, may cellphone tayo, picturean natin agad yung taxing sasakyan natin at saka yung driver. Pag nagalit siya, bakit? Sabihin nyo, kailangan ko to in case na may mangyari sa akin. Alam ng mga kasamahan ko, isend nyo agad kung kanino man yun. Yung palang matatakot na sila. Hindi mo lang gagawin sa inyo yung mga ganung bagay. Kasi alam nila, nakatimbre sila agad. Yun lang ang sasabihin ko guys. At saka, konting ingat. Maraming salamat guys sa aking, sa inyong pakikinig. Sinare ko lang talaga kasi na-alarma ako eh, napakabata kasi ni Kabayan eh. Siyempre kahit naman sino, di ba? Kahit kayo, ayaw niyo mangyari sa inyo, mas lalo naman sa akin, mas marami naman, marami pang, ang ano sa atin kasi guys, mga OFW, inaasahan tayo ng pamilya natin sa Pilipinas, di ba? Kaya siyempre hanggat maaari, ayaw natin may mangyaring masama sa atin, sa kapwa natin, at sa mga kamag-anak natin dito, mga OFW, di ba? Kaya nagbibigay lang ako ng mga konting babala sa inyo na mag-ingat-ingat lang pag sasakay ng mga pampublikong sasakyan gaya ng mga taxi. Hindi po ako nagsasabi kung anong lugar yon, kung anong lugar, sorry to say, kung anong pangalan ng kumpanyang taxi, siguro kahit na sino, diba? Konting ingat na lang guys, konting ingat lang po. Yun lang po, and don't forget to like, subscribe if you haven't yet, hit and share na notification bell. So bye-bye guys, see you on my next vlog, bye, be careful everyone, God bless, bye, see you then, bye. I know that you've been gone, you and me, we don't belong, it only